So ayan mga kaibigan, magpapalit na kami ng motor dito dahil mag-review na tayo ng Nmax 2020. Re-reviewin natin ito mga kaibigan. Isang normal at maliwalas na araw sa buwan ng Setyembre. Nagpasya kaming magkita ng isang sikat na motovlogger sa Cebu City. Walang iba kung hindi si Ubik Rida para hiramin ang kanyang bagong motor mga pre. Dahil dyan naging posible ang video na ito, ang impression ride at review ng specs kay Nmax 2020. Pero bago ang lahat, standby muna sa intro ko na maiksi. Ito ay ang PH Motor Thread Channel mga kaibigan. Subscribe at ring the bell sa YouTube at sa Facebook ay like and follow naman. Alay ko ay iba't ibang uri ng kaalaman na sa motorsiklo ay may kinalaman. Review, rides o motovlog, you name it. Basta involve ang pagmumotor, tayo ay meron yan. Ngayon, balik kay Nmax 2020. Na marami pa din sa atin kung pagbili nito ang pag-uusapan ay hanggang sa ngayon, hindi makapag-decide o nag-aalangan. Unahin na nating i-discuss saglit ang makina nito. Kung bakit saglit lang ang focus ng discussion ko sa makina ng motor na ito ay dahil kagaya ng naunang versyon ng Nmax na nireview natin kamakailan lang, wala naman talagang nagbago. 155cc ang displacement, single cylinder, SOHC, liquid cooled, may apat na balbula at may VV8 technology na din ito. Ibig sabihin kasing responsive at powerful pa din ito ng nakaraang Nmax. Kaya naman kung sakay ka nito, parang old Nmax feels pa din talaga overall ang experience mo. Try nga natin sa bangkingan tong Nmax 2020 mga kaibigan. Ayun no, ito yung sinasabi kong power ni Nmax. Ang gandang pang overtake. So andun talaga yung power kay Nmax 2020. At kung fuel consumption naman ang pag-uusapan, nasa 35 kilometers kada litro ito na may fuel tank capacity na 6.6 na litro. O diba? Parehong pareho. Kaya ang tanong ng karamihan mga kaibigan, kumpara sa 119,000 na presyo ng nakaraang berasyon ng Nmax, ba't naging 134,000 ang presyo? Ano ba ang meron sa Nmax 2020? Ano ang dinagdag o meron bang binago? Well mga kaibigan, para may hint kayo bago ko i-discuss, ang focus ni Yamaha talaga sa modelong ito ay amazingly aesthetics at safety features nitong motorsiklo. Unang napansin ko na binago sa motor na ito ay ang kanyang dashboard mga amigo. Mula sa fully digital na bilog na hugis ng nakaraang versyon ay dito ay pinagandang rectangular na hugis na at may mga dinagdag na features dito. Kung ano-anong mga iyan sa dashboard nito mga kaibigan, narito ang aking maiksing walkthrough. So ngayon mga kaibigan, i-discuss natin yung dashboard ni Nmax 2020. Ano bang meron sa dashboard ni Nmax 2020? So tingnan nyo mga kaibigan ng mabuti. Meron na siya dito ang ABS indicator, engine check or check engine. Tapos yung A is yung sa idling stop kung naka-activate ba o hindi. At saka yung smart key niya na indicator. Ano? So meron siyang orasan, 11:22 na natin sinushoot ito. At saka meron siyang fuel gauge. Ito yung kanyang temperature or parang anong tawag dito, temperature gauge na nagmo-monitor ng temperatura ng kanyang makina. Ano? At saka ito yung speedometer. Katulad nung sa ibang mga model, meron na siyang trip 1, trip 2, tapos battery. So 12.7 yung standby na volt ng battery ni Ubik Rida ngayon. So after ng battery niya mga kaibigan, yung mode naman niya is yung oil. Kagaya ng sa Sniper 2019, pero iba lang yung display niya dito. So pag gusto mong i-reset ito, i-long press mo lang itong dito lang lahat talaga yung operation ng dashboard niya para ma-change-change mo at ma-reset-reset ang mga to. So pagkatapos ng oil mode, V-belt naman. Pero matagal naman to napapalitan tong V-belt na to. So pwede mo rin tong i-set or reset back to zero. So the same principle lang din sa oil ano, na kapag nagpalit ka ng oil, i-reset mo back to zero para mag-count back to zero din. Para pag na-reach na yung halimbawa 1.5 yung nakaset mo palagi na pagpapalit ng oil, eh pagdating ng 1.5 malalaman mo na kailangan mo na magpalit ng oil. Ganon din sa V-belt, pero I think mga 19 to 20,000 na takbo mo bago ka magpapalit ng V-belt. So after V-belt, eto na yung odometer niya, 129 kilometers! Nalampasan ko pa si Master Ubik Rida sa ano, sa Honda ADV ko kasi nasa 300 plus na ako ngayon eh. Tapos bumalik na tayo sa trip 1. Yun lang basically mga kaibigan, no? Kung naalala nyo sa previous version ng Nmax mga kaibigan, may side pocket pa rin ito at dagdag na munting compartment katabi nito. Pero heto ang special sa side pocket mga iho. May 12 volt na power outlet na ito na pwede mong lagyan ang charging port para sa cellphone o battery ng action camera mo. Speaking of storage mga kaibigan, hindi ka rin bibiguin ang kanyang under seat na storage o sa ibang katawagan ay U-box na may kapasidad na 23.5 na litro. Dahil dyan, kasya ang either half face o full face na helmet. Pero sa full face na helmet mga kaibigan, may mga pagkakataon na hindi ka kasya, depende rin sa disenyo. Sukat ng gulong ng motor na ito sa harap ay 110-70 sa mags na ang sukat ay 13 pulgada. Sa likuran naman ay 130-70 sa mags na ang sukat ay 13 pulgada. Kaya naman medyo upright ang posisyon mo dito at komportable sa pagmamaneho. Pero kung
comfort ang pag-uusapan, mga kaibigan, to be honest, medyo bitin ako. Sapagkat hindi tulad ng modelo na hinahype ng karamihan nung wala pa ito sa Pinas. Ang harapang shock ay typical na telescopic fork at ang dual rear shock ng motor na ito ay walang mga baso. Paano ba naman kasi Thailand na versyon ang inilapag dito sa halip na Indonesia? Na siyang hinahype dito noon, kaya naman medyo hindi ako ganun ka-impressed sa suspensions nito. Ayun! May lubak na tayong halaanan, mga kaibigan. Medyo andun yung tagtag niya, no? Pero hindi naman grabe. Kumpara sa ibang mga model talaga na matagtag. Ngayon naman, dumako tayo sa mga safety features ni Nmax 2020. May hazard light na itong motorsiklo, kaya naman okay na okay. Kung ilaw ang pag-uusapan, mga kaibigan, hindi rin bitin dahil headlight at taillight pati ang park light niya ay naka-LED. Pwera na lamang sa mga turn signals nito na naka-halogen bulb pa, pero kung gusto mo naman itong palitan ng LED, aba eh, pwedeng-pwede. At heto ang malupit sa safety features niya, naka-ABS na ang dalawang brakes ng gulong niya, mga pre. At syempre, hindi rin natin kakalimutan ang isang feature na bihira lang sa mga motor. Keyless system na din itong motorsiklo, kaya iwas nakaw o karnap na mga nagsasalise. Speaking of keyless, kung curious ka na sa puntong ito kung paano patakbuhin, paandarin o kung paano i-operate ang iba pang functions ng keyless system ng motor na ito, mga kaibigan, ay narito ang walkthrough ko na maiksi. Okay, so mga kaibigan, nandito na tayo at i-walkthrough ko na kayo kung paano i-operate itong Nmax 2020, ano, kasi medyo may pagkakaiba ito dun sa nauna niyang version, yung Nmax 2019. So ayun, keyless na ngayon si Nmax 2020, mga kaibigan. Para sa Honda ADV150, napakasimple lang ng keyless system niya, kasi ito lang yung pang on, on and off, at saka yung answer back feature niya. Kung paano ito yun, may dalawa kang indicator dito. Actually, isang color lang yun, hindi kagaya sa Honda ADV150 na dalawang kulay yung indicator mo, green at red. Dito, red lang, pero yung titingnan mo is yung gaano kabilis yung blink. So pag press mo dito, ito yung parang key niya talaga. Pag press mo dito, pag medyo matagal yung blink niya, pag hindi fast blink, mga kaibigan, ibig sabihin, pasara yun, or off. So para ma-on siya, kailangan nating makita na medyo sudden or parang quick yung blink niya. Ayan, yan yung pa-on. So once ma-on na natin siya, pwede nyo na itong i-unlock. Naka-lock siya ngayon. So para ma-unlock, press and then turn. So eto, may indicator siya dito, mga kaibigan. I'm not sure kung kita dito sa camera. So dito mo lang itatapat kung anong mode gusto mo sa motor na to. So ngayon, naka-off pa siya. Press ulit tayo, tapos turn. Pag nasa open mode siya, mga kaibigan, pwede nating buksan itong kanyang fuel tank at saka kanyang U-box. So buksan natin yung fuel tank niya. Ganyan. So ito yung fuel tank niya, mga kaibigan. Napakadali lang buksan. Parang parehas lang yan talaga sa Honda ADV150, ano. Ngayon, nasa seat mode pa din tayo or open mode pa din tayo. Pwede nating buksan yung seat. Ayan. So kung marinig niyo yung pitik na yon, yan yung indicator na bukas na yung kanyang U-box. So ito yung U-box niya. Kasyang-kasya yung half-face helmet dito, mga kaibigan, sa U-box niya at saka yung full-face helmet. Pero depende, yung full-face helmet, depende yan sa klase ng helmet. Piling full-face helmet lang yung makakasya dito. So may ano na pala dito, may compartment na din pala sa Nmax 2020, mga kaibigan. Nothing extraordinary, parang storage lang talaga siya. And then sa kabila, may side pocket din siya. Ito, binilhan na to ni Ubik Rida ng ano, charging port sa Shopee or Lazada yata niya na bili to. Kasi hindi siya USB, mga kaibigan, para siyang yung sa sasakyan or yung mga four wheels na nilalagyan ng pansin din ng sigarilyo. Ayan, may naka-charge na nga dito ngayon na battery ng GoPro. So ano nga bang nadagdag sa Nmax 2019, mga kaibigan, when it comes sa mga buton dito? Well, ito lang naman talaga. Itong menu niya, para dito mo na i-navigate yung menu ng kanyang dashboard, at saka itong hazard. Kagaya ng sa ADV150, meron na din siyang idling stop. So, ito siya A, tsaka ito pag gusto mong i-off yung idling stop niya. Alam niyo naman na yan kung ano yung idling stop, no? So hindi ko na i-discuss yan. Tingnan niyo na lang yung, or panoorin niyo na lang yung Honda ADV review ko kung ano yung idling stop, okay? So ililink ko sa description ng video na ito yung explanation ko regarding sa idling stop doon sa video ng review ko sa Honda ADV150 din, okay? So tapos na tayo dito sa open mode, mga kaibigan, ano? It's time to turn it on. So itapat nyo lang talaga basically kung saan mode nyo gusto. So meron siyang iba't ibang mode dito, lock, tapos unlock or off, tapos open mode yung mabuksan natin yung mga seat at saka fuel tank niya, tapos yung on. Ngayon, ang safety feature niya, no, Nmax 2020, mga kaibigan, hindi siya under kapag hindi naliligpit yung side stand niya. So kailangan natin ligpitin yung side stand, saka nakapihit tayo sa kahit isang brake dito para umandar siya. So ayan, ayun, no. At yun lang basically, mga kaibigan, yung mga parang nadagdag na feature, mga special kay Nmax 2020. In addition to sa kanyang mga, or sa kanyang performance talaga, overall, grabe yung performance nito.
Kagaya ng sinabi ko mga kaibigan, at ito ay opinion ko lamang matapos ko matest drive ito, kung overall feels lang ang pag-uusapan kay Nmax 2020 habang nakasampat nagda-drive ka na ng motor na ito, ay honestly parang nasa nakaraang version ka lang talaga nito. Pero nakakamanghalang isipin dahil sa kabila ng dinagdag sa aesthetics at safety features nito, andun pa din yung power, speed, responsiveness at nagawang i-retain ni Yamaha mga ito at hindi na kompromiso. Kaya kung speed, power at safety features ang hanap mo, masasabi ko na sulit ang 134,000 mo dito. Pero gaya ng mga sinabi ko sa nakaraang video mga kaibigan, uulitin ko, huwag kalimutang mag-test drive muna pagkatapos mo panoorin ang mga ganitong klaseng video. Dahil sariling instinct mo mismo ang magsasabi sa'yo kung ano nga ba talagang hanap mo. Dahil ika nga nila sa pagpili ng motor, parang pag-ibig lang yan, hiyangan lang talaga yan bro. Ito si PH Motor Thread mga kaibigan, ingat sa pandemyang kinakaharap natin, ride safe kayo palagi, maraming salamat sa panonood itong video, peace! Yo! Hindi ta dere?